Hello guys, welcome. This is Tiki TV. In this video ay meron tayong HP Inktank 115 printer. At ang kanyang issue ay paper jam error. So i-turn on muna natin para makita natin yung actual error ng ating unit. So ayan na guys, ito na po ang kanyang error. So dito makikita natin na nagbi-blink po yung resume button ng ating unit. So try natin pindutin ang resume button kung mawala po ba yung kanyang error. So dito makikita natin na bumabalik talaga ang kanyang error. So try natin i-check ang kanyang paper tray. Baka may nakastock sa loob at yun ang nagiging cause ng issue. So dito sa ating paper tray, makikita natin na clear at wala namang nakastock sa loob. At ang kasunod naman natin i-check is yung sa ilalim, kung saan natin i-eject yung mga paper jam. Buksan lang natin. So dito makikita natin na wala talaga siyang nakastock sa loob, pero ang error niya ay paper jam. So next is try natin lagyan ng papel ang ating paper tray. So normally pag nilagyan natin ng papel ang paper tray, kusang mawala yung blinking ng kanyang resume button. Pero in this case, as we can see, na nag-blink pa rin yung resume button. So itong issue na ito ay hindi po siya simpleng paper jam lang. Maaari ay may na-disalign sa kanyang gear sa loob. Itong issue na ito guys ay madalas mangyayari kapag hindi natin alam kung paano yung proper procedure sa pag-inject ng paper jam sa ating mga HP printer. Common issue po ito kapag inuhugot natin yung paper jam paatras. Maaari kasing umikot yung main roller paatras. So yun ang nagiging dahilan na madi-disalign ang kanyang gear sa may service station. At ganito na po ang mangyayari. Mag-blink na po yung resume button ng ating unit. So sa mga HP users dyan, huwag na huwag niyo pong uhugutin yung paper jam paatras kasi talagang madi-disalign yung gear sa loob. At ganito na po ang mangyayari. So sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung saan yung i-disalign sa loob at kung paano ayusin ito. So una, kailangan natin i-disassemble yung ating unit. Sundan nyo lang po ang buong video para ma-guide kayo kung paano i-fix ang ganitong issue. Ayan guys, pagkatapos nating tanggalin yung top cover, ay sunod naman nating tanggalin is yung logic board ng ating printer. Tanggalin lang natin yung dalawang screw para matanggal natin yung main board. Then, pagkatapos ay tanggalin na natin yung tatlong screw sa baba para ma-access natin yung pickup gear AC sa may service station.
So para maalin natin siya, ay kailangan natin siyang tanggalin dito para maibalik natin siya sa kanyang proper alignment. Then, para matanggal natin yung spring sa kanyang pickup arm, ay kailangan natin ng panungkit. So, sinusungkit lang to guys. Then, tanggalin natin ang pickup arm gamit ang flat screwdriver. Then, tanggal nyo lang ang dalawang screw sa ilalim ng gear assi. At pwede na natin matanggal ang gear assi. So ito na yung nadi-disalign guys. So kailangan lang natin ipasok sa loob kasi nakaangat yung kanyang cover na supposedly nasa baba siya. Then, ito na yung proper alignment niya guys. Then pagkatapos, ay asimbolo natin yung buong pickup gear assi para ikabit na natin sa kanyang casing. Then, ikabit na natin sa kanyang casing. Then, kailangan lang natin i-double check kung papilian na po ba lahat bago natin ikabit ang kanyang screw. Then kapag properly align na po lahat, ay ikabit na natin ang kanyang screw at i-assemble natin ang buong unit.
So dito guys, makikita natin na nawala na yung nagbi-blink na ilaw dito sa kanyang resume button. At ngayon guys, subukan natin mag-print kung successful po ba yung ginawa nating alignment sa kanyang pickup gear. Ayan na guys, at ganun lang po kadali i-fix ang paper jam error ng HP printer kung sakaling na-disalign po ninyo kanyang pickup passy gear. And I hope na nakatulong sa iyo ang video nito. At kung gusto mong ipakita ang iyong pasasalamat at suporta, ay huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Malaking tulong po ito para makapag-produce pa tayo ng mga detalyadong tutorial video. Thank you po and God bless.